Yo guys, bakit nga ba wala akong content? Simple lang. Busy na ako eh. Yan, wala mag-isa dito. Yan, wala akong ginagawa. Iniwan ako ng mga tropa ko. Kasama ko lang dito yung isda ko. Yan, sila. Pishy. Yeah. Tapos, wala ko na akong magawa. Wala akong kausap. Ito yung mahirap pag ano. Tatrabaho ko dito sa Manila. Malaya ko sa pamilya mo. Kasi wala ka rin choice. Dapat kailangan mong magtiis. Kasi darating yung time. Makakasama mo rin sila. Siguro, sa mga holidays, like Christmas, New Year, at yun. So, as you can see, sobrang dumi. Puro kasi kami lalaki. Tamad maglinis. Ang daming basura. Tamad magtapon. Yun. Bakit nga ba wala akong content? Wala akong maisip eh. Tapos siguro yung utak ko is nakapokus lang sa isang bagay ngayon. Kasi dati, wala akong trabaho. Parang gumagana yung utak ko. Unlike now, na parang may ano-ano na pumapasok sa isip. Kaya, mahirap. Actually, ano yung mga plano ko? May notebook nga ako. Dito nakasulat lahat ng mga gusto kong gawing content sana. Kaso, hindi halos lahat. Hindi tapos-tapos. Hindi tapos-tapos lahat. Ayan o. Plano naman ako sana gumawa ng content, kaso yung pag nasa punto ka na kalagitnaan ka na ng pag-iisip, ilang mawawala ka sa isip. Yun. Pero finally, sobrang thankful ako kasi kahit papano, dahil sa isang video ko lang, umabot po ako ng 15,000 subscriber. 15,700 yung subscriber ko. Tapos dahil po dun sa isang video na in-upload ko, ano siya, parang documentary or some parang ganun, informative style ng content. Parang sabi natin pumatok. Pero 80% ng nag-watch doon at nag-subscribe sa akin eh puro ko basher. Kaya maraming po salamat sa mga nagbabash. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi ko po kayo masisisi. Dahil kanya-kanya naman po tayo opinion. Tsaka kanya-kanya po tayo pananaw sa buhay. So kung nagagalit kayo, lalo-lalo na yung mga taga Mindanao, siguro na-offend sila dahil nasama ko yung durian sa listahan ng pinaka mga nakakadiring pagkain. Kasi ako, pre, dahil kasi ako, hindi ko talaga kaya kainin yung durian. So, maliban sa may amoy siya, yung lasa niya eh, parang hindi ko talaga kaya. So, nasama ko siya dun sa listahan. Pero, kung makikita niyo sa last part ng video ko, may naka-credits po ako dun. So, hindi po talaga originally sa akin yung list. Ko po siya sa internet para mas medyo kapanipaniwala naman po yung mga pinagsasabi ko dyan sa video. So, kasi po, yung video po, hindi naman po, sabihin na lang natin na, hindi naman po kasi yun bumabase sa'yo. Sa'yo lang, hindi. Sa lahat po kasi yun. Kaya, kung di mo man nagustuhan, sensya na lang po. Kasi kanya-kanya po kasi yan. So,
So sa mga sumusuporta, maraming salamat po. Hindi po ako darating sa ganito kung wala po kayo. Tsaka maraming salamat po. Yun, sobrang salamat. At na-monetize ako after 2 days lang po. Ganun po kabilis. At hopefully sana if makakaroon na po ako ng isa pa na gamit sa cellphone. Hanggang ngayon cellphone lang pa rin po ang ginagamit ko ngayon, tsaka yung editor, simpleng editor lang. So hopefully sana by December or something sunod na magkaroon na po tayo ng tamang gamit para makagawa tayo ng mas malupit na content. Mga sumusuporta, mga kaibigan ko na nag-aabang ng bagong content ko, yun, ito na. Kahit pa paano, pagtsagaan nyo lang muna kasi nagka-tsempo lang na wala akong kasama. Wala akong kasama dito. Yun. Kahit pa paano, kakausapin ko na lang kayo. Yan, mga nanonood ngayon. Pero ngayon, habang nare-record ko to, nakausap ko lang yung tapat ng likod ng camera ko. Ng cellphone ko pala. So yun nga po. Daming nangyari, daming mga issue na nangyari, mga balita. Pinaka-trending ngayon yung si Ate alias Linda, di ba? Kung ikaw yung nasa yapa, isa ka sa pasero dun sa Egypt, ano kaya magiging action mo? Ano kaya magiging reaction mo sa nangyari doon? Sasawsaw ka ba? Aawat ka ba? Or bababa ka ba ng Egypt? Sa akin siguro, if nandun ako, siyempre, mag-observe muna ako. Hindi ako basta-basta. Ano. Hindi totoo yan. Tsaka, siyempre, matatakot ako noon, pre. Matatakot. Kasi, isipin mo, seryosong usapan na yan eh. Pambabastos na yan eh. Kahit di mo, siyempre, kahit di mo nakita, pa yung instinct na yun ng tao, pre. Kahit di mo nakita na ginawa ng lalaki, basta babae yung agabriado, maiisip mo agad na lalaki, kasalanan na agad ng lalaki, di ba? Kasi ganun yun eh. Lumaki tayo ng ganun. Kasi yun nga, nasanay tayo ng ganun. Pero, dahil nga, salamat tayo kasi may mga CCTV na yung mga bus, marireview natin kung ano yung totoong nangyari, di ba? So, doon, base nga doon sa CCTV, makikita natin na sobrang imposible naman po manghipo yung si Tatay Alex, yung matanda. Kasi, maliban sa yung isang kamay niya nakahawak na sa bakal, yung hawakan, yung isang kamay niya si, parang may hawak din siya eh. Oh, paano siya makakapaghipo nun? Diba? Parang ganun. Sobrang hirap nga isipin kung paano nangyari. Tsaka base dun sa sabi ng babae, si alias Linda, feeling niya lang daw na hinipuan siya, nabastos siya. So ano yun? Kailangan ba magalit dun? Kasi feeling mo lang naman. Wala ka naman pruweba. Wala ka naman naramdaman. Pakiramdam mo, pero hindi physical. Sa utak mo lang yun. Wala kang physical na nakandaman. Diba? So, ibang usapan na yan. Ibang kwento na yan. Ba't ka mananapak? Yung driver naman, bakit? Kahit sabihin niyang tirahin mo, malay niya ba? Malay niya ba kung anong tulad o tulad na yan? Oo, mali nga siya. May mali siyang konti. Pero kahit sabihin niyo ng driver, kung matino yung isip ng babae, hindi niya gagawin yun, hindi niya sasapakin, matanda yun. Diba? Tapos bakit siya magtatawag pa? Matanda na yung ng bastos kuno sa kanya. Bakit siya magtatawag ng ibang tao para magbubugin yung matanda? Kaya ngayon, yan, kalaboso. Makukulong sila. Lahat ng kasabot, lahat ng nasama sa makukulong. Dapat makuha na yung lumatanda yung tamang justisya, di ba?
So anyway, yan. Yung mga subscriber ko sana mag-stay kayo. At tuloy lang sa pagsuporta. Gagawa po ako ng paraan. Kasi ngayon po, hindi talaga ako makagawa. Kasi, yun nga. Ngayon, rest day ko kasi. Pag, kasi, trabaho. Lalo na ngayon, panggabi ako. Uuwi ako, alas 11 na. Pagdating dito, kakain. Tapos, konting pahinga, tulong. Tapos, kapatid mo pasan. Gising ulit. Trabaho. So, yun. Wala na masabi. At bago ko tapusin po ang video na ito, magpasalamat sa mga bashers ko ulit. dahil nga sabi, tulad ng sabi ko kanina, kung wala po kayo, wala din po, hindi po lalago, or yan, hindi po ako mamomonetize agad ni YouTube. Maraming salamat. Yan. At advice ko lang rin sa sa mga gustong mag-YouTube tulad nangangarap maging YouTuber, content creator. Tips ko lang, konting tips. Kung nag-uumpisa pa lang, huwag kang gumawa ng content na tungkol sa iyo. Kasi isipin mo, anong paki nila sa iyo, 'di ba? Kasi hindi ka naman nila kilala. Tapos gagawa ka diyan ng 10 things about me. 'Di ba? Eh paki nila. Hindi ka naman kilala. Buti kung artista ka pwede. Pero kung ordinaryong tao ka lang, tapos gagawa ka ng content na tungkol sa iyo, eh 'di ba? Hindi sila magkaka-interest doon. Kaya sabi ko nga, kaya na-monetize yung agad yung channel ko is dahil nga gumawa po ako ng content na makaka-attract ng attention ng tao. Hindi po yun clickbait, ah. Hindi ako gumawa ng clickbait. Hindi totoo yan. Na-misinterpret lang talaga ng iba yung content ko. Yun. Yun lang masasabi ko. Tsaka keep on creating, keep on doing what you have started. Parang ganun. Kasi hindi naman yun instantly mabibigay agad. Kasi ako, parang 2 months din yata to 3 months. Parang ganun, hinintay ko bago ako bago ako makaabot ng 15 or 1K subscriber. Kasi 1K pag nga 1K subscriber tayo, parang yun yung pinaka key, no? Maliban sa, 'di ba? Kasi dapat bago ka ma-monetize, kailangan mo ma-reach yung 1K subscribers tapos 4,000 na watch time hours yun, 4,000. So yun, after ko na-reach yun, na-monetize na ako, ni-review ni YouTube yung contents ko. May mga copyright ako. Alam ko naman yun eh. Pero hindi yun naging hadlang para ma-monetize ako agad. Within 2 days. 2 days lang. Ngayon may mga ads na yung content ko. Masaya ako. Sana magtuloy-tuloy ito at sana si YouTube na yung sagot sa mga problema ko. Yun, maraming salamat guys. At kita-kits na lang sa susunod. Sana makagawa ko ulit ng bago. Peace!